Philippines often, or if not all the time? Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Kilalanin natin ang lima sa nakakapanghinayang na the best president we never had. Kung naging presidente kaya ang limang ito, ay malaki kaya ang pinagbago ng Pilipinas? Tara, alamin natin ang history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Number 1. Miriam Defensor Santiago. Kilala sa tawag na The Iron Lady of Asia, si Miriam Palma Defensor ay ipinanganak noong 15 ng Hunyo 1945 sa Iloilo City. Ang ama niya ay si Benjamin Defensor, isang lokal na judge, at ang kanyang ina ay si Dimpna Palma, isang guro. Panganay si Miriam sa 7 magkakapatid. Graduate siya ng valedictorian sa grade school, high school, at undergraduate school. Graduate siya ng high school sa Iloilo Provincial High School na kilala na ngayon bilang Iloilo National High School, at nagsilbi bilang editor-in-chief sa student publication ng eskwelahan na The Ilonggo. 1965 graduate bilang magna cum laude si Miriam sa University of the Philippines, Visayas, sa kursong Bachelor of Arts degree in Political Science. Pagkatapos graduate ay inihalal siya sa Pi Gamma Mu at Phi Kappa Phi Honor Societies. Ang Phi Kappa Phi ay isa sa pinakamatanda, pinakamalaki at pinakamapili sa mga collegiate honor society para sa lahat ng academic disciplines. Itinatag ito noong 1987 sa University of Maine. Ang layunin nito ay recognizes and promotes academic excellence in all fields of higher education and engages the community of scholars in service to others. Ang Phi Gamma Mu ay isang pinakamatanda at pinakaprominenteng interdisciplinary social science sa mga honor society. Isa itong non-profit organization na inaprubahan ng Internal Revenue Service bilang tax-exempt, charitable organization na certified ng the Association of College Honor Societies mula 1953. Itinuloy ni Miriam ang kanyang pag-aaral sa University of the Philippines College of Law, kung saan naging champion siya sa ilang oratorical contests at debate. Siya ang kauna-unahang babae na naging editor ng student newspaper, ang The Philippine Collegian, at 2 beses na italaga bilang ROTC News. Nakapagtapos siya bilang cum laude sa University of the Philippines College of Law sa Diliman, Quezon City. Dinaya sa election 1992. 11 ng Mayo 1992, nanalo si Fidel V. Ramos laban kay Agrarian Reform Secretary Miriam Defensor Santiago sa pagka-presidente, at ang kanyang running mate na si Sergio Osmeña naman ay natalo kay Joseph Estrada sa pagka-vice-presidente. Ang resulta ng eleksyon ay napintahan ng mga aligasyon ukol sa pandaraya sa kadahilanang 5 nang nangunguna si Miriam sa laban. Ngunit matapos ang nationwide blackout, ay napunta si Ramos sa first place. Tinawag ng president-elect si Miriam ng international media, ngunit umatras dahil sa biglaang pagbabago ng posisyon ng boto. Nag-file ng electoral protest si Miriam, ngunit ibinasura ito ng Korte Suprema. Ang quote na "Miriam won in the elections but lost in the counting" ay naging popular nationwide. Ang mga aligasyong ito ay binuhay muli noong Setyembre 2011 nang maglabas ang WikiLeaks ng report mula sa US Embassy na nag-contribute ang Libyan leader na si Muammar Gaddafi ng 5 million pesos para pondohan ang pangangampanya ni Ramos. Ipinagbabawal ng batas sa halalan ng Pilipinas ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga foreigners. Isang pagbasa mula sa article ni Jonas Cabiles Soltes sa Philippine Daily Inquirer noong November 23, 2020 na pinamagatang "We Abandoned the Best Presidents We Never Had." "I am not a fan of Miriam Defensor Santiago. I never voted for her even once. Of course, I never will be a fan of any Marcos. I believe, however,
that despite her flaws, MDS is a valid contender for the best president we never had. I was one of those who felt betrayed when MDS became one of the senators who refused to open an envelope during former President Joseph Estrada's impeachment trial, discounting the fact on hindsight that it was also a procedural option that was not necessarily evil. I forgave MDS after that, when she took her subsequent defeat in the following senatorial election with grace. She took the people's punishment and the brunt of it, and we heard nothing from her. Yes, she had Bongbong Marcos as running mate. Come to think of it, however, it was the time when her last hurrah to become our leader turned out to be an impossible dream, and she had nobody to cling to, not even her legion of followers. Besides, BBM was democratically elected senator at the time. If we could not fault the people for electing him as senator of the motherland, why should we single out MDS for picking him as running mate? Am I apologizing on behalf of Miriam Defensor Santiago? No. A dead person does not need acceptance anymore. I just feel sorry for our inability to see the goodness and the promise in a person who was pushed against the wall by a system we all do not have the courage to change, or so it seems. Yes, MDS was swallowed by the rotten system, but only because we were never there when every person who could have been our best president needed us. Number 2. Juan Martin Flavier, Mr. Yossi Kadiri, former health secretary and senator. Si Juan Martin Flavier ay ipinanganak sa Tondo, Manila noong ika-23 ng Hunyo 1935 sa isang mahirap na pamilya sa mga semi-literate na magulang. Lumipat siya sa Baguio para tapusin ang kanyang high school sa Baguio City National High School. Taong 1960 ay nagtapos siya ng medisina sa UP College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. Taong 1969, nagtapos naman siya ng Master's in Public Health mula sa Bloomberg School of Public Health sa John Hopkins University. Kilala siya sa kanyang maliit na height na 4'11". Doctor to the Barrios. 30 taon siya naging country doctor. Kinilala ang kanyang trabaho at itinalaga bilang President of the Philippine Rural Reconstruction Movement taong 1967. Mula 1987 hanggang 1992, siya ay naging presidente ng International Institute of Rural Reconstruction. 1992 ay itinalaga ni Fidel V. Ramos na Secretary of Department of Health. Taong 1992 ay itinalaga siya ni President Fidel V. Ramos bilang Secretary of the Department of Health, kung saan pinasimula na niya ang maraming health programs tulad ng Oplan Alis Disease, Contra Cholera, Stop TB, Araw ng Sangkap Pinoy, Family Planning. Bilang senador ay inakdahan niya at itinaguyod ang ilang landmark bills tulad ng Traditional Medicine Law, the Social Reform and Poverty Alleviation Act, Philippine Clean Air Act. Pagkasawi. Sa edad na 79 ay pumanaw si Flavier sa organ failure dulot ng pneumonia noong ika-30 ng Oktubre 2014 sa intensive care unit ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Sa kanyang eulogy ay inilarawan siya bilang most honest senator. Inalala din ang kanyang integridad, pagiging palabiro at ang kanyang legacy bilang isang mambabatas. Inalala ni Senator Miriam Defensor Santiago na si Flavier lamang ang nag-iisang senator na nagsalita at sumuporta sa kanya nang binatikos niya ang korap na system ng pork barrel noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Juan Martin Flavier was my best friend in the Senate and possibly the most honest senator I knew, sabi ni Miriam, na isang baguhang senator pa lamang noong 1995 tulad ni Flavier. When I was sometimes tired or bored or downhearted, I would saunter to Johnny's desk and engage him in a chat, confident that I was sharing a companionable time with an honest man, a good man, a great man, dagdag pa niya. Man for others, who had nerves of steel and iron will, despite his diminutive size naman ang paglalarawan ni Senate President Franklin Drilon kay Flavier.
Although he was the first one to make a joke of his height, Johnny was a giant of a man. His monumental achievements made him stand out from the rest, he said. Senator Gregorio Honason II said he also had lethal exposure to the viral Flavier humor. Habang si Senator Serge Osmeña naman, inalala siya bilang simpleng tao. Was always for the common man. Inalala naman nila Senators Loren Legarda at Pia Cayetano ang pagme-mentor sa kanila ni Flavier noong sila ay neophyte pa lamang sa Senado. He was a father to me, but as a legislator, we complemented each other. We shared a common passion for healthcare, sabi ni Cayetano. Para sa part 2, i-click lamang ang link. Hanggang sa muli.